Hindi na ako nahiya sa kanya. Binulungan ko siya na gusto ba niya na may mangyari sa amin. Dala na rin marahin ang kasabikan niya, pumayag siya sa alok ko. Kahit may edad na siya, maganda pa rin ang katawan niya. Ako si Adrian, 25 years old, gwapo, macho, at isa akong callboy. Proud ako sa aking trabaho dahil dito ako kumukuha ng ibinubuhay ko sa aking mga kapatid magmula nang iwan kami ng aming mga magulang. Ako na ang tumayong ama at ina sa kanila. Halos gabi-gabi, hindi ako nababakante. Bakla, matrona, ang mga kliyente ko. Wala naman akong choice dahil walang tumanggap sa akin sa trabaho. Elementary lamang ang natapos ko. Dito sa trabaho ko kahit papaano, malaki ang naiuwi kong pera para sa mga kapatid ko. At naibibigay ko ang mga pangangailangan nila. Kahit nakakapagod, worth it naman kapag nakikita ko na masaya sila. Isang gabi habang ako ay nakatambay sa isang kanto ng Quezon Avenue, isang magarang kotse ang tumigil sa harap ko. Bumaba ang driver nito at lumapit sa akin. Sabi niya, pasok daw ako sa kotse at tawag daw ako ng amo niya. Pagpasok ko ng kotse, isang matrona. Pero napakaganda niya. Malapor sila na ang kutis niya kahit may edad na siya. Siya si Doña Priscilla. Mukha siyang mabait. Madalas daw niya ako makita dito sa kanto, nakatambay. Ano daw ang ginagawa ko? Sabi ko, isa akong callboy. Mukhang hindi naman siya talaga kumukuha ng callboy. Ikinuwento ko sa kanya ang aking buhay. Naiintindihan naman niya ako. Dinala niya ako sa malapalasyo niyang bahay. Napakaganda at napakalaki ang mga kagamitan niya ay mga mamahalin lahat. Biyuda na rin si Doña Priscilla. Mag-isa lang siya sa buhay kaya sabi niya malungkot daw siya. Nagpahanda siya ng masasarap na pagkain sa kanyang mga katulong. Hindi na ako tumanggi. Ngayon lamang ako makakatikim ng ganitong klaseng mga pagkain sa buong buhay ko. Pagkatapos namin kumain, pumasok kami sa isa sa mga kwarto niya. May inabot siya sa aking pera. Alam kong malaki ang halaga ng inabot niya. Dahil makapal ito. Ayaw ko sana tanggapin pero pinilit niya ako. Kabayaran daw yun sa pagsama ko sa kanya. Halata sa mga mata niya na malungkot siya. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang kapalit. Sabi niya, samahan ko lang daw siya magdamag. Naglabas siya ng masarap na alak at pinainom niya ako. Dahil sa hindi naman ako sanay uminom, nalasing agad ako. Hindi na ako nahiya sa kanya. Binulungan ko siya na gusto ba niya na may mangyari sa amin. Dala na rin marahin ang kasabikan niya, pumayag siya sa alok ko. Kahit may edad na siya, maganda pa rin ang katawan niya. Nagulat naman siya na makita ang dala-dala kong kargada. Ang laki daw, baka hindi niya kayanin. Nagsalo kami sa buong magdamag na halos puno ng sarap. Pinaranas ko sa kanya ang sarap na hindi niya pa natitikman sa buong buhay niya. Masayang masaya si Doña Priscilla.
Pagkatapos namin, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, walang kasama ang mga kapatid ko at baka nagugutom na. Pinagbalot pa niya ako ng masarap na pagkain para daw hindi na ako bumili pa. Pinahatid din niya ako sa driver niya at ibinigay pa niya sa akin ang contact number niya. Tawagan ko lang daw siya kapag may kailangan ako. Sobrang pasasalamat ko sa kanya at napakalaki ng ibinigay niyang tulong sa akin. Ilang linggo rin akong nagpahinga dahil sapat-sapat ang ibinigay sa akin ni Doña Priscilla. Itinuon ko muna ang oras ko sa mga kapatid ko. Nagtuloy-tuloy ang pagkikita namin ni Doña Priscilla. Madalas ko na rin nakakalimutan ang pagiging callboy ko dahil sa suportang ibinibigay niya sa akin. Sabi pa niya, hindi daw dapat habang buhay, callboy ako. Mas maganda daw yung may maayos na trabaho. Dahil marami siyang negosyo, marami rin siyang mga kaibigan sa showbiz at politika. Mga kaibigan sa negosyo, sa tulong niya, nakapasok ako bilang commercial model. Nagkaroon ako ng maraming projects. Dinoble ko pa ang sipag ko hanggang makapasok ako sa showbiz. Unti-unti nagbago ang buhay ko. Napag-aaral ko ang mga kapatid ko. Nakabili ako ng sarili kong bahay at lupa. Lubos ang pasasalamat ko sa tulong ni Doña Priscilla. Pinakilala rin niya ako sa mga kaibigan niyang politiko. Dahil sikat na rin ako, nagagamit nila ako sa mga campaign nila. Hanggang isang politiko ang nag-alok sa akin na tumakbo bilang konsehal. Nanalo naman ako dahil nga galing ako sa hirap. Kadalasan ng mga nagiging proyekto ko ay para sa ikaangat ng buhay nila. Lalo nila ako nagugustuhan. Nagdesisyon na ako na ipagpatuloy ang pagsusunog ko ng kilay. Ipinagsabay ko ang pagsushowbiz ko, ang politika at ang pag-aaral. Kinaya ko lahat ng mga hirap ng pagsubok sa akin. Hanggang makapagtapos ako ng political science sa isang magandang universidad. Isa sa mga unang taong masaya para sa mga narating ko ay si Doña Priscilla. Muli ko siya pinasalamatan. Nagpatuloy naman ang pagkakaibigan namin. Sa ngayon, naghahanda na ako para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento kong ito.